We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabuasan. Naimbag abigat. Maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ng umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Yes, good morning mga kapuso. Good morning, partner. Good morning, partner. Boom. Yan, boom na boom. Siyempre, partner, alam mo, ang sarap lang din gumising, no? You know, knowing na it's a fresh start, di ba? Oh, fresh start. Brand new day, di ba? Ang sarap magpasalamat. Totoo. No? Totoo. And speaking of fresh, fresh and young, isang young public servant ang nakatagdang mamuno sa isang lalawigan dito sa Region 1 soon. Diba? Makikilala natin mamaya. Kaya fresh start yan. Yan. At iba pang makabuluhang usapin ang ating pag-uusapan ngayon na. Mga kapusong Tagalaunyon, ating tatalakayin mamaya kasama si Governor-elect Rafael Veronica Raffy Ortega David ang kanyang mga plano sa lalawigan at ano-ano kaya ang mga programang kanyang gagawin sa probinsya bilang kauna-unahang babaeng gobernador ng La Union. Napaka-importante ng kaligtasan ng mga bata at ang tamang pangangalaga sa kanila. Para naman sa National Safe Kids Week, ating alamin ang kahalagahan nito kasamang isang psychologist mula Baguio City na si PJ Bengwasan. At kasabay naman ng Pride Month, makakakwentuhan natin mamayang isang LGBTQ rights advocate mula Baguio City na si Francis Lopez na mas kilala bilang Mix Kiki Crunch. Mga kapuso, kung mga nagagandahang pasyalan ang pag-uusapan, siguradong hindi magpapahuli riyan ang probinsya namin dyan sa Cagayan. Alam nyo ba? Unti-unti nang nakikilala ng mga turista ang Gabur-Gabur Falls sa barangay Nangilatan, Peña Blanca, Cagayan. Pwedeng malingo at mamasyal ang mga turista rito dahil tiyak na hindi maiinip sa mga cottage na maaring rentahan sa lugar. Sulit na sulit ang lugar dahil nakaka-refresh ang talon, lalo na kapag kasama ang pamilya o barkada. Ayon sa mga residente roon, mainam umunong pumunta sa lugar tuwing hapon dahil walang masyadong tao at feeling exclusive ang tanawin. Kailangan lamang magbayad ng entrance at environmental fee para makapasok sa lugar. Sa mga kapuso nating parents dyan, mahalagang kaalaman ang hatid namin sa inyo ngayong umaga kaya tutok na. Kaugnay ng National Safe Kids Week, makakwentuhan natin ang psychologist na si PJ Bengwasan at alamin natin sa kanya ang mahahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapalaki at paggabay sa inyong mga anak. Good morning, Sir PJ, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, sir. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Nako, Sir PJ, isang karangalan po na kayo ay makakwentuhan namin ngayong umaga. How's your morning going so far, Sir PJ? Okay naman po. So far, not so busy. Kaya ito pa rin, nagkatrabaho for families and children pa rin tayo. Amazing, amazing. Sir PJ, ito, nakatutok ang mga parents ngayong umaga. Ano ho ba usually ang mga nagiging behavioral concerns or problems ng mga anak na nagiging challenge sa mga magulang?
Sa ngayon, I think ang isa sa mga nagiging problem syempre no dahil dudat nga ng pandemic, syempre yung kung paano natin matutulungan ang ating mga anak na gawin ang mga requirements nila sa school, especially yung salitang modules, no? Yung pagtulong sa kanila. Yun yung one of the things na nagiging problema. At syempre, dahil nga online pa rin or distance learning pa rin ang pagtuturo sa ngayon, syempre yung paggamit ng gadgets, minsan napapasobra o medyo hindi natin alam kung anong nagiging limitation, parang gano'n. Right. Yun yung, I think, top two problems sa ngayon. Mm-hmm. Well, nabanggit mo na lang, Sir PJ, yung gadgets, no? Kasi these days, medyo nagiging common ang mga gadgets and yung exposure ng mga bata sa social media. Diba? Ano yung effect nito sa kanila in so far as their interactions and their behavior are concerned? Well, syempre sa ngayon, no? What are gadgets nga naman sa panahon ngayon kundi mga, kumbaga eh, katulong natin ano or a way of assisting us in interacting with other people, syempre right. Through Facebook, Messenger, kahit nga text, ano, parang natutulungan tayo na makapag-communicate. Mm-hmm. At syempre kung sa other na social media doon natin nakikita yung mga news, yung mga mm-hmm. bagong information na hindi natin nakukuha readily, ano, na wala sa harapan natin mismo. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga positibong epekto. At syempre, para sa mga bata, sa mga na wiwili sa ano sa online games, dun din napupunta ano yung way of playing kung hindi magawa sa labas, parang ganun. Approaches and techniques in psychology are normally research-based, no? Base po sa mga proven na pamamaraan, ano po ang mga tips mo para magabayan ang ating mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Yeah, I think sa mga naging clients before and their parents or their families, ang number one na tinitingnan talaga namin is providing yung limitations ano in terms of time. So, syempre pag sinabi natin na binibigyan lang natin sila ng 30 minutes na maglaro or gamitin yung gadgets, sundin natin na 30 minutes, no? Kumbaga, maging consistent tayo when we give limits. And kapag sumobra, syempre, may certain consequences. Right. Or pagbibigay pa rin ng, not really punishment, but giving talaga yung consequences like, okay, sumobra tayo ng time today. So bukas, babawasan natin yung time mo. Parang ganun, no? And also, well, in relation to safety, syempre, dahil ako ang trabaho ko talaga with kids na potentially traumatic events ang na-experience right. Or na involved. Siyempre, there's that fear na pwede silang makakausap ng mga tao na pwedeng mag-exploit sa kanya or right. Mag-manipulate sa kanila, no? Which is sa law natin, a part siya ng online sexual abuse and exploitation. Mm-hmm. Advocate kasi kami ng ano, anti-OSAIC din. Kaya, syempre, ang tips natin sa parents, monitor pa rin kung ano yung napapanood. At syempre, Sir PJ, yeah. Sa paggunita natin ng National Safe Kids Week, ano po ang mensahe mo sa mga magulang, lalo na dito sa North and Central Luzon? Especially now po na ano no na nagsisibalikan na ang ating mga kids. And in terms of safety, pag sa kanilang mga schools, definitely physical safety pa rin to take heed of yung mga rules and regulations natin na ating municipalities or localities. Syempre, maintain pa rin ang physical distancing kasi we're still in the ano yung pandemic era. And definitely, in terms of safety naman online, ayun, pakatutukan pa rin po natin yung mga naging exposure ng ating mga kids. And also, again, maintain the relationship. And sa pagpasok nila sa school, I think maganda pa rin na kumustahin natin. Ano, syempre, hindi naman dahil may face-to-face classes or in-person classes, eh, magiging okay na lahat. So, kumustahin pa rin natin ang ating mga kids day-to-day, kung hindi man day-to-day, basta regular. And that will help maintain the connection between us and our children. Ayun, yun po ang aking mensahe po. Thank you so much, Sir PJ, sa mga sharing mo to us this morning. Sa mga parents out there, dapat alam nyo na.
Thank you so much. Thank you po, sir. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, ngayong umaga ay kikilalanin natin ang bagong halal na punong ehekutibo ng lalawigan ng La Union na siya rin kauna-unahang babaeng gobernador ng probinsya. Alamin din natin sa kanya kung ano ang mga plano niya sa susunod na tatlong taon sa La Union. Huwag na nating patagalin. Let's all welcome Governor-elect Rafael Veronica Ortega David. Naimbagabigat Governor-elect Rafi, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbagabigat Sir CJ at sa mga viewers po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow! Kumusta na po kayo, Governor-elect? Matapos ang nakakapagod na eleksyon, naka-ina na kayo, ma'am? Nasaya at nasalun at iti kasasaad ko. Kastamat ko mga amin nga viewers, kastamat ko mga naragsak ken nasalun at yamin nga viewers ken fans iti GMA Regional TV, Mornings with GMA Regional TV. That is right. So okay naman po ako. Pagod pero nakapagpahinga kahit papano pagkatapos ng elections. At syempre pagkatapos po nun, diretso trabaho na rin po para smooth na lang po yung transition. Okay. Ma'am, nabanggit nyo kanina, bago tayo pumasok sa interviewing ito, kayo po ay isang piloto. Bakit nyo naisipang pumasok sa mundo ng politika? Yes, po, sir. So, before I went into politics, I was actually a cadet pilot. I'm commercially licensed to fly planes. And, you know, when the pandemic hit, nahirapan po yung industriya ng, yung air industry po, nahirapan po. Kaya po, I had to go back here in the province of La Union. And, you know, it's actually my first love, public service. That's why it's a no-brainer for me to come back into politics po. Anong pakiramdam na ikaw ang uupong kauna-unahang babaeng gobernador ng La Union? Siyempre po, una po sa lahat, napakalaking karangalan po at pribilehiyo na ma-elect bilang kauna-unahang babaeng governor po dito sa lalawigan ng La Union. It's both pressuring and exciting. Pressuring because I have very big shoes to fill. The administration of Governor Pacoy has done many great things po in our province. And exciting as well because I know I have fresh and new ideas to bring to the table. And finally po, mapapakita ko po na kaya ng kababaihan at kaya ng kabataang makipagsabayan. Pag upo mo sa Kapitolyo, ano ang unang-unang marching order na gagawin mo para sa La Union? Ilalakad ko po yung mga advocacy ang napakalapit po sa aking puso. Kasama po dyan ang women empowerment, youth development, as well as the expanded access to quality education. Bit-bit ko rin po during elections yung slogan ko po, which is puso at serbisyo. At ile-level up po natin ang pamamahala po ng provincial government of La Union na mas maging makatao pa at mas maging compassionate pa po. Ano po sa tingin mo ang katangian na namana mo sa iyong ama? At paano mo ito mai-incorporate sa iyong panunungkulan bilang gobernador ng probinsya? Ma'am Rafi. Siguro, Sir CJ, kung isa-isahin po kasi natin, no, baka matagalan tayo. Kasi some people refer to me as my father's mini-me. Yeah, male version ni Gov Pacoy. A female version ni Gov Pacoy. Yes po. But if I would boil it down to one trait po no, na madadala ko po, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na I'm very active with Governor Pacoy sa mga lakad po niya. In fact, I used to proxy and represent him in a lot of events so I could deliver his messages and so on. And isa po sa mga na-pick up po dito, yung pagiging
makapwa-tao po niya, yung empathy po niya para po sa kapwa. So yun po yung katangian na madadala ko po sa pagka-gobernador ko po. Magiging, ang pagiging makapwa-tao ko po. Meron ka na bang slogan, Gov. Rafi, sa pag-upo mo bilang gobernador? Sa ngayon po, sir, yung bit-bit ko pong slogan ay yung puso serbisyo slogan ko. Meron din po akong PS, I love LU. Doon po nakuha yung puso serbisyo. Yes po. Meron din akong mai-recommend, Gov. Rafi. Ano po yun, sir? Since isa kang piloto, baka pwede yung lipad La Union. Pwede, sir. Pwede, pwede. Sana payagan niyo po ako gamitin yon if ever. Yeah, okay lang, go ahead. Lipad La Union, di ba? For the next 3 years and probably 9 years, Lipad La Union. Yes, sir. Alright, Gov. Rafi, baka may mga nice ka pang sabihin sa iyong mga kaprobinsyaan dito La Union. Go ahead, Apo. Thank you for giving me this chance to address po no, our kaprobinsyaans po. Awatan nyo, iti panagyaman, kanabara, nga kablaaw ko, kada kayo amin, ingungutek, nga kaprobinsyaan. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo pong suporta at pagmamahal. Yan po yung nagsisilbing, nagbibigay lakas po sa akin para tahakin po ang responsibilidad ng pagiging governor nyo po itong darating na termino ko po. Sana po ipagpatuloy po natin ang ating pagtutulong-tulungan para makamit po natin ang stronger La Union, a province worth living in. God bless us all and God bless our fair La Union. All right. Maraming salamat, Govelec Rafi. Lipad La Union. Ingat ka. Maraming salamat po, Sir CJ. Maraming salamat po sa GMA Regional TV. Thank you po. All right. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Bilang bahagi ng Pride Month, ngayong Hunyo makakasama natin this morning ang founder ng Northern Luzon Pride at isang LGBTQ rights advocate upang ibahagi ang kanilang kwento at kung paano ba dapat sila tignan ng mundo bilang bahagi ng komunidad. Mga kapuso, let's all welcome Francis Siapno Lopez, aka Mix Kiki Crunch. Masanta siya bosan, Kiki, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapuso at nanonood sa programang ito. Oh, it's nice to have you back. Of course, Kiki, how do you usually spend your mornings? Mornings, pagkagising, no, syempre nagme-meditate tayo. Always start my day with a meditation. Perfect. And after meditation, water, it's very, very important to hydrate. And syempre, huwag natin kalimutan mag-breakfast. Kiki, you are out and proud, a joyful member of the LGBTQI+ community. Kumusta ang journey mo, ang journey ng buhay mo, of course, so far after coming out, and of course, finally freely showing yourself out to people, to everyone? Mm-hmm. You know what? Coming out, I came out a few years ago, mm-hmm. pero I did not had the hard time mm-hmm. na lumabas, no? Sa aking magulang noon, sa aking nanay. Kasi simula pa lang nung bata ako, nakikita na na meron talagang kakaibang galaw. Iba yung mga gusto ko, iba yung mga galaw ko. Mm-mm. So it wasn't that hard for me to come mm-mm. out. Pero ang mas naging mahirap nga sa totoo lang, yung challenges brought about by the very judgmental community yes. or ng ating bansa sa totoo lang. Pero that did not stop me from embracing my true self and from expressing no yung gender ko and yung identity ko as part of the queer community. Kiki, can you tell us more about the 23 Sampaguita Artists Collective at Northern Luzon Pride? I am very proud to be co-founder ako ng 23 Sampaguita and then founder naman ako ng Northern Luzon Pride. I am very proud of both organizations kasi
they serve as a catalyst, kumbaga, or a game changer when it comes to culture, arts, and diversity. And of course, ito, very common ito sa lahat ng members ng LGBTQI plus community, Kiki, ano? Discrimination. Nakaranas ka ba ng discrimination? And if you did, no, experience that, how did you handle that phase in your life? Well, ilang beses na, no, na naranasan ko ang discrimination. Kumbaga parang stigma and discrimination. Right. Stigma sa mga members ng queer community, and then discrimination na rin. Kasi parang, paano ko hinandle yun? Inano ko siya, nung una nga sabi ko sa inyo, aggressive ako towards defending myself. Pero parang ngayon, parang pagpunong-puno ka kasi ng pagmamahal din sa sarili mo. Pagka na-experience mo yung discrimination na to, as long as other people are not hurting you physically, then that's fine. Yes. You can have a healthy discussion with other people. At syempre, sa unti-unting pagtanggap ng society sa community na ito, anong mensahe mo sa ating mga manonood upang lalo nilang maunawaan na ang LGBTQI plus community, katulad ng iba, ay isang produktibo at mahalagang bahagi ng komunidad? Sa atin po mga manonood, no, una muna sa mga miyembro ng LGBT community na nag-out na and proud na, no, pagpatuloy lang tayo, huwag tayong matakot sa pag-express ng ating sarili dahil marami tayong mga brothers and sisters within the community who are very willing to help if something bad happens. Sa mga individuals na hindi pa nakaka-come out, it's okay. Huwag kayong ma-pressure na mag-come out dahil marami nang nakaka-come out. That is your own story, that is your own journey. Take the steps one moment at a time, di ba? Hindi natin yan, walang nagmamadali sa inyo. So kung komportable ka na ikaw lang nakakaalam, okay lang yan. Kung komportable ka na konting tao lang yung nakakaalam, okay lang yan. As long as you are happy with where you are, then push na tayo dyan. At sa mga, alam mo yun, mga relatives natin, mga nanay natin, mga kasama natin sa community, no? Kung titingin po talaga kayo, left or right, meron talaga ng mga miyembro ng LGBT community sa ating sa community natin as a whole. So sana po, huwag po nating ipagdamot sa mga bakla at lesbiyana kung ano man po yung gusto namin na makamit in terms of loving other people, at kung ano man yung gusto namin isuot, kung ano man yung gusto namin i-act, as long as wala po kami sinasaktan. Maraming salamat sa napaka-meaty na discussion. Certainly, so much to talk about this, pero you were able to send that message across successfully. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Mga kapuso, sabay-sabay natin nakilala si La Union Governor-elect Rafael Veronica Raffy Ortega David, at nalaman natin mismo sa kanya ang mga programang tututukan ng kanyang administrasyon at kung paano niya paliliparin ang probinsya bilang isang pilot by profession. Lipad, La Union! Na-inspire rin tayo sa kwento ng pagsubok na ibinahagi ni Francis Lopez, aka Mix Kiki Crunch. Payo niya sa mga miyembro ng LGBTQ community, huwag matakot na ipahayag ang tunay na sarili sa iba. Napakagandang mensahe naman ang ibinahagi ng psychologist na si PJ Bengwasan ngayong National Safe Kids Week. Nagbigay rin siya ng tips sa mga magulang para mas magabayan pa ang mga bata at para magkaroon ng compromise relationship. Kung amazing yan mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels. Those who dare to fail miserably can achieve greatly. By John F. Kennedy. Hashtag Morning Feels. Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin sa ibang bansa. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida.
Ako naman po, Harold Reyes. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!